Hey guys, samahan nyo nga po pala ako dito magluto ng kinamatisang tilapia, the best Filipino food recipe. So tara, tapusin mong video na ito kung gusto mong matuto magluto ng kinamatisang tilapia. So sa pagluluto po ng kinamatisang tilapia, syempre una po nating gagawin is maggagayat o mag-slice po tayo ng tomato o kamatis na tinatawag po natin. So islicein po natin yan isa-isa, so apat po na kamatis ang aming inihanda para sa aming kinamatisang tilapia. Alam nyo po ba guys na ang kamatis ay mayaman po sa bitamina, kung kaya't ito ay nakakapagpaganda ng kutis at ng balat ng isang tao. Kaya kung mapapansin nyo guys sa aming mga luto, talagang mahilig po kami sa mga lutong bahay na may kamatis. Ayan na nga, so nagalit na po at nagayat na po dito yung ating kamatis at ready to prepared na po ang ating bawang sibuyas at itong ating ipinagmamalaki na mangga dito po sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan. Ito po ang aming festival, Mango Bamboo Festival guys. So dito piniprepared na rin po namin dito itong aming pechay na inihanda para din po sa ating tilapiang kinamatisan. Yung pechay nga po pala guys is nabili po namin dyan sa bayan po. At kung mapapansin po natin yung iba fresh, yung iba lantana. Alam nyo po ba guys na mura lamang yung pechay po na nabili po namin sa bayan. Nagkakahalaga lamang po yan ng 15 pesos per plastiko na po yan. So may goma na po yan, no? Ayan. So gayat-gayatin na po natin. Tanggalin po natin yung hindi ko alam ang tawag dyan guys sa ng pechay guys, no? So basta yan, kung ano po yung nakikita po natin sa video, ganun din po yung ating gagawin syempre. So dito sa procedure po ng pagluluto po natin ng kinamatisang tilapia, syempre papainitin po muna natin ang ating kasirola. Syempre kapag mainit ng ating kasirola yan, no? Tignan nyo pa guys, may tubig pa yung laman ng kasirola po namin dito para malaman po talaga namin kung talagang ayan, mainit-init na ba talaga ang aming kasirola bago po kami maglagay ng mantika. Dito po, dahil nga mainit na nga po ang ating kasirola, maglalagay na po tayo dito ng mantika. So yan, i-prepared na rin po natin dito ang ating bawang sibuyas sa paggigisa po natin. Ayan na nga, kapag mainit na ang ating kasirola, maglagay ng mantika at pag mainit ng mantika, ilagay na po natin itong ating inihandang bawang. So imekos-mekos muna yan, insan naman yan. So imekos-mekos lamang po natin, halu-haluin lamang po natin ng mabuti nang sa gayon hindi pong masunog ang ating bawang. Ayan na nga po, next po natin na inilagay dyan ang ating sibuyas guys. Syempre hindi mawawala ang ating yan, agat or luya po na tinatawag po natin. Ayan, so halu-haluin lamang po natin. Ayan guys, karagdagan lamang po sa kaalaman po ng nanonood ng ating video, nilagyan po natin ng luya para hindi po malansa kapag tayo po ay nagluluto ng kinamatisang tilapia. Dahil sa pagluluto po ng anumang recipe na yan, kinakailangan meron talaga po tayong luya para hindi po malansa kung anuman po ang ating mga iniluluto. So kahit maliit na luya, lagyan po natin. So prepared na rin po natin dito at ilagay na po natin dito yung pinepared po nating tomato o kamatis po na tinatawag po natin. So imekos-mekos-mekos na po natin yan guys at halu-haluin. And syempre i-dip natin yung mga kamatis para manuot yung linamnam at gatas ng kamatis po natin. Kasi sinabi po natin dito sa video na ito na marami at mayaman ang kamatis sa mga vitamins. Ayan, so ilalagay na rin po natin dito kapag kumulo na ang ating kamatis, itong ating napakaasim na mangga. So yung mangga na po yan is kalabaw na mangga guys. So hindi yan Indian mango guys ha. So yan yung mga asim na mangga guys. Yung dito lamang po, nakuha lamang po namin sa bakuran po namin. So pagtapos po natin ilagay yung mangga po natin, yung inislice po natin ng bunga ng mangga. Ayan, so ayan, halu-haluin lamang po natin sila para mag-mix
yung kanilang aroma sa isa't isa. So dito po, inihanda na po natin itong ating tilapia. So ilagay na po natin yung pira-pirasong mga tilapia dito sa ating kasirola kasama ng mga ingredients natin. Ayan, so pagtapos po nating nailagay lahat, ayan, ng ating tilapia dito po sa ating kasirola. Ayan, so ayan, halu-haluin natin ng mabuti para manuot yung lasa at linamnam ng ating kamatis at mangga sa ating tilapia. Ayan, so hinahalo po natin dito, no? So yan, para manuot talaga yung linamnam at sarap ng ating iniluluto, guys. So dito, guys, takpan po natin. Pagtapos po natin, ikiwar-kiwar o halu-haluin. Ayan. So dito, daragdagan lamang po natin dito ng kahit 3 basong tubig lamang, guys. Ayan. So unang baso pa lamang yon. So dagdagan pa natin na isa pang baso. Ayan. 2 cups of water. So kailangan pa natin ng isa pang baso, guys, para magkaroon po ng sabaw ang ating kinamatisang tilapia. So last na yan. Ayan. So tapos na po ang ating 3 cups of water. Pagtapos po is pakuluan po natin ng mga ilang minuto, guys. Dito po, para magkaroon po ng lasa ang ating kinamatisang tilapia, lalagyan din po syempre natin ng kahit konting asin lamang. Ayan. So dito, lalagyan din po natin dito ng seasoning. Ayan. So not sponsored yan, guys, kaya hindi ko nasasabihin kung anong brand, pero nakita nyo naman, no? So lalagyan pa natin ng another seasoning pa po para magkaroon po ng lasa at linamnam ang ating kinamatisang tilapia, kasi nadagdagan po nga po natin ng tubig, kaya ayan, lagyan po natin ng seasoning. And nilagyan din po namin dyan ng konting patis. Ayan, tinakpan na po namin at nilagyan po ulit namin dito ng suka upang talagang manuot talaga yung asim, linamnam, tamis, alat ng ating kinamatisang tilapia. Dito, piniprepare na rin po natin at inihanda na po natin dito ang ating pechay. At yan na nga po, guys, kumukulo na nga po ang ating sabaw. Okay. Kumukulo na ang ating sabaw dito, kaya tignan natin kung luto na ba ang ating tilapia. Oh, luto na nga ang ating mga tilapia. Kaya separate po muna natin itong ating mga tilapia. Baka kasi po ma-overcook. Ganyan po kasi yung pagluluto po namin ng kinamatisang tilapia. Pag alam po namin luto na ang tilapia, inihiwalay po namin ito sa kanyang sabaw. At saka po namin ilalagay yung natira pang mga gulay upang maluto ito. Okay? Upang mas maluto at mas masarap talaga ang ating iniluluto. Dito may iba't iba po tayong proseso ng pagluluto at nakadepende po yan kung gagayahin nyo po yung style po ng pagluluto po namin. Dito, dahil wala na nga po yung mga tilapia dito, inilagay na nga po namin dito, guys, ang mga pechay, yung mga daon ng pechay po namin upang pakuluan ng mga ilang minuto, syempre. Tsaka po namin ilalagay yung mga luto ng tilapia. So dito inilagay na po namin lahat ng dahon ng pechay, guys. Ayan, para talaga mas manood po yung lasa ng pechay doon sa sabaw po namin. At sa ating kinamatisang tilapia, kinamatisang tilapia naman talaga yan, guys, no? Dito po, ayan, i-dip po natin itong ating mga dahon ng pechay at wag po nating haluin. So, i-dip lamang po natin para mas manood po talaga yung lasa ng pechay dito po sa ating sabaw. So, dito po, dahil nga napakuluan na ng mailang minuto, ilagay na nga po natin dito ang ating mga tilapia. Ayan. So ilagay po natin ulit dito ang ating mga tilapia, guys, at pakuluan ulit po natin ng mga 5 minuto upang mas talagang manuot at mas talagang napakasarap ang ating inilulutong kinamatisang tilapia, the best Filipino food recipe. Yan. So luto na ang ating kinamatisang tilapia, the best Filipino food recipes. So huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa ating video, guys. Maraming salamat po sa panonood, guys. God bless.